Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, March 15, 2024. Patuloy pa rin umiiral sa ating bansa ang Northeast Monsoon at yung shear line na nakakaapekto nga po yan sa may Aurora, Quezon and Camarines Norte. Asahan nga natin dyan yung cloudy sky na may kasamang isolated rain shower. Dito naman sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Cordillera, at natitirang bahagi ng Central Luzon at ng Cagayan Valley, apektado naman po yan ng Northeast Monsoon. Habang ang Metro Manila naman at natitirang bahagi ng ating bansa, apektado po yan ng Easterlies o yung mainit na hangin ng nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, patuloy pa rin po nating mararanasan ng bahagya. Yung amihan, magtatagal pa po yan hanggang sa susunod na linggo at magkakaroon niya po tayong posibleng low pressure area na imomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posibleng may tsansa ng mga pag-ulan. Dito nga po mapapansin natin pagdating nga po mamayang alas 10 ng umaga, may tsansa nga po ng pag-ulan. Dito sa may parte ng Polillo Island, dito nga po sa may Quezon, sa may Aurora, asahan nga po natin yung isolated rain shower. Makulimlim na kaulapan sa Metro Manila, Mindoro Provinces, Bicol Region, at maging dito nga po sa ilang bahagi ng Visayas, magiging makulimlim ang kaulapan na may paminsan-minsan na isolated rain shower. Ganun din po sa may parte ng western section ng Mindanao, meron nga po tayong makulimlim na kaulapan hanggang dito po yan sa may parte ng Palawan. Mamaya naman po ang alas 3 ng hapon, ito naman po yung ating posibleng lagay ng panahon. Makulimlim na kaulapan po halos sa buong parte ng Mindanao, western section ng Visayas, maging sa Palawan at may tsansa naman po ng pag-ulan dito naman pa rin sa may Polillo Island. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ganun pa rin, mapapansin nga natin yung makakapal na kaulapan na yan ay makakaapekto nga po yan dito sa parte ng Mindanao, dito sa may parte ng Palawan at western section ng ating bansa. Asahan po natin dyan yung biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, ganun pa rin po, asahan po natin na magiging makulimlim ang kaulapan ng Mindanao, western section ng Visayas, Palawan, maging dito nga po sa parte ng Metro Manila ay magiging makulimlim din po ang kaulapan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast by March 16 hanggang March 17, dito mapapansin natin bahagyang hihina na nga po yung amihan at easterlies naman ang makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman ng March 18 hanggang 19, dito po asahan natin muling bubugso yung Northeast Monsoon o yung amihan. At pagdating naman po ng March 20 hanggang March 21, muling lalakas yung amihan at magkakaroon tayo ng shear line na makakaapekto naman po yan sa may parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng March 22 hanggang March 23, ganun pa rin po dahil may high pressure area na umiiral sa karagatan ng Japan, itutulak po niyan yung amihan hanggang dito po yan sa may parte ng Visayas. Pagdating naman po ng March 24, dito magkakaroon nga tayo ng possible low pressure area. Imomonitor nga po natin to kung ano nga ba yung posibleng magiging scenario nito. Dahil kung mapapansin nga po natin, sunod-sunod na bagyo nga po ang nabubuo sa may Indian Ocean at nakaka-apekto po yan dito sa may parte ng Australia at nagkakaroon na rin ng mga low pressure area dito malapit sa ating Pacific Ocean. Again, inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa.
Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.